So, ayan, pansinin ninyo, nawala na yung ink box full niya. Welcome sa TechShare Ryan channel, at kung bago ka pa lang dito ay huwag kalimutan mag-subscribe, at isama mo na ang bell icon para maging updated ka sa mga bago nating videos. So, ayan guys, ano, welcome back to my channel, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At sa channel ko na ito guys, nag-upload din ako ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para updated kayo lagi sa mga latest sa mga video ang i-upload ko. So ayun guys, isinaksa ko na rin yung power cord niya. I-on natin kung anong problema. Ito. Hindi ka talaga makakapag-print kapag ganito guys. So, ink box full. Ibig sabihin, reset siya. Kailangan i-reset yung purge count value niya. So, ituturo ko kung paano yun ngayon i-reset. Para magamit na nila ito at mawala itong blinking na exclamation point na to. So, sundan nyo lang yung ginawa ko guys. Ang pipindutin lang natin ay yung mono, menu, at saka mono. Pindutin ko ha. Mono, menu, mono. Then, maintenance guys. Pag lumabas na itong maintenance, pipindutin natin itong arrow up. Yan. Sabi niya ako, select. Then, okay. Pupunta tayo ngayon sa number 8. So, ito yung pipindutin ko. Sorry. Ito yung pipindutin ko guys, yung arrow up na to. Ayan. 8. So, ayan siya guys. Then, okay natin. Okay. Yan. Maintenance 8. Then, ito uli yung arrow up. Punta tayo sa 0. Ayan. 0. Then, okay. So, lalabas itong error code niya, guys. Itong pag lumabas na itong error code, guys, pindutin natin itong mono. Magbabago yan siya. So, ayan. Hahanapin natin ngayon yung purge unit or yung purge value niya. Dito lang. Ito lang pinipindot ko guys sa yung mono. Yan. Ayan siya, purge count. Pag nakita na natin yung purge count na yan, i-okay natin. Yan. Mapapansin ninyo, may mga digits dyan. Kailangan itong purge count value na yan ay maging zero lahat yung value na yan. So, paano yan siya gawing zero? Ngayon, pipindutin natin itong arrow up. Ito. Yan. Arrow up uli. Pipindutin, punta tayo sa number 2. So, ayan, number 2. Then, okay natin. Then, sa number 7. So, ayan, 7. Okay, uli natin. Then, sa number 8 naman, guys. Itong arrow up lang ginagamit ko, ha. Ayan, 8. Then, okay. Then, number 3. Itong arrow up. Ayan, 3. Then, okay natin. So, mapapansin ninyo, nag-reset na, oh. 0, 0, 0 na siya. So, i-exit natin, guys. Punta tayo sa number 9. 9, tapos 9 uli. Para mag-exit siya. Arrow up lang ginagamit ko, guys. Then, okay. Ayan siya, please wait. So, ayun guys, nag-normal na. So, ganyan lang kasimple guys, mag-reset ng mga ganitong printer. No need na tulad ng sa mga Epson na printer, yung kailangan natin may adjustment program. Ikukunin po natin sa computer or sa laptop, ito dito na to. So, ayan, pansinin ninyo, nawala na yung ink box full niya. At nawala na rin yung blinking problem niya dito na kulay orange. So, okay guys.